Hi everyone! Hi guys! Good morning! Guys, papunta kami ng palengke ni Daddy. Mamimili kami ng tinda. Wala pa kaming ligo. Meron lang siyang kinuha. Pero we are going to Q-Mart. And meron kaming listahan ng kulang sa aming sari-sari store. Ayan na, itsura ng bagong ligo. Wala pang ligo. Daddy, aking Superman. Yeah. Guys, kami ay nag-start ng sari-sari store 3 weeks ago. And bibigyan namin kayo ng tips ng kung paano magtayo ng sari-sari store. Pero for beginners, kasi hindi pa naman kami guys magaling. Pero at least nakapag-start. Diba, Daddy? Yes. Guys, ang mga bibilihin namin is yung mga madaling maubos na items, fast-moving items, pagkain, noodles, dalata, kasi ang tao ngayon ay tight sa budget, so ang inuuna nila syempre pagkain. Guys, nakabili ako ng mga vegetables na ititinda namin, and ang nakakatawa kasi ang dami naming coins. Yung binilhan ko, kailangan niya ng coin. So, kinuha niya lahat. Ginawa niyang papel. Nabawasan yung bigat ng bag ko. Nakakatuwa si nanay. Guys, bibili kami ng timbangan. Ng bigas. Kasi meron kaming bigas, wala kaming timbangan. 1, 2. General Master lang, ano lang, 550. 550, okay na yun. Opo. Oh. Okay na. Guys, hindi naman kailangan ng mahal na timbangan. So, yung General Master, 550. Pero sa... Ito kasi, itong Fuji, 1,000 plus. Patry. Isa lang? Tapos mamili. Oo eh. Diba? Diba? Mamili siya ng dalawang beses. Yes. Tapos isa lang? Yan. Okay na yan, Daddy. Noodles? Ay hindi. Meron pa pala. Guys, ang mantika, mabilis maubos. Pero ang hinahanap nila, maliliit. Tapos ang puno ito. Sige. Okay na to. Susunod na lang ulit. We are done. Haggard na, guys. We're going home. Kami nito, ako nakalimutan ko yung tawag, pero smaller size siya kesa sa mismo. Ayan, meron na rin tayong bigas. Ayan, bumili tayo ng bigas, so magtitinda na tayo ng bigas. Grocery ng mga chichirya. Yung mga mabilis maubos sa kakape. Ayan, i-display natin. Tapos nagdagdag din kami ng bean. Kasi mabilis din maubos. Kasi lagyan ko siya ng price para kahit iba yung nagbabantay, madaling malaman yung price. Tapos i-display ko na rin. Ayan, meron na tayong bigas. And then 45. Ayan. Ayan, ready na ang ating bigas. Ayan guys, right now nagbabantay ako ng tindahan. Earlier, na-mention namin na mag-share kami ng konting tips or tips kung paano kami nag-start. Hindi pa naman malaki yung tindahan namin. But, at least, we were able to start. Kasi ako, na-encourage din ako ng isang friend namin, a good friend na magtayo ng sari-sari store. And she gave us tips kung paano makapagsimula and kung ano yung gagawin. So,
I think we're planning to put up a store, a sari-sari store. Ang pwede lang namin ma-share is for you to start. Mapapansin nyo yung background ko. Ito ay garahe na nagkumuha lang kami ng small space para may paglagyan kami ng mga racks and yung stante na paglalagyan ng aming mga paninda. So, for you to start, if you don't have a budget na pangpuhunan na malaki, you can start with a small amount of money na pwedeng ipambili ng mga pwedeng itinda pang araw-araw na hinahanap ng tao and a space sa harap ng bahay nyo na pwede mong ilagay yung paninda. So, I think yun ang isang tip na pwede namin i-share is to start. The start is always the hardest. Kung hindi mo sisimulan, edi walang mangyayari. So, itong tip namin is for beginners kasi hindi naman kami guys pa, hindi pa naman kami matagal na nagsasari-sari store. Pero, yun nga, sinishare namin kung paano kami nagsimula. And, kasi ako, pinatagal ko rin eh. Matagal na akong in-encourage na mag-start. So, ang ginawa namin, nag-alot kami ng budget. 5,000 na puhunan. Pumunta kami dun sa grocery store. Namili kami ng mga paninda. And then, we started it. So, yun. If you don't have a budget, kahit small amount, basta meron ka lang masimulan, pwede ka maglagay ng... if you don't have a space, pwede ka maglagay ng lamesa sa labas and display mo yung mga paninda mo. Kahit yung mga hinahanap ng tao everyday, pagkain, itong mga coke na yan guys, mabenta yan kasi mainit na. Yung nag-start na uminit. So, yung egg, mabenta din siya. So, makapag-start lang kayo ng ilang items and then yung mapapansin, dumadami na yung paninda nyo kasi may mga hinahanap na sila. At least mapansin lang na may tindahan, may nag-start. Hindi naman agad-agad dudumugin, pero at least pag nakikita nila na may naka-display, may encourage silang bumili, lalo yung mga kapitbahay mo na ayaw nang pumunta sa malayo. Ayan, so guys, for now, yun muna yung ibibigay namin. Isi-share namin na tip how to start a sari-sari store. Kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe, please don't forget to subscribe and click the notification bell. Mag-update kami. So far, dumadami na yung products namin and nakaka-aliw din magbantay ng tindahan, lalo pag may bumibili. So, I hope you can start. You can start small. Or kung meron ka namang budget, why not? Kung mas malaki yung budget mo, pwede ka mag-alot ng 5 to 10,000. Mas marami kang items na mabibili at maititinda.